at Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga OFW, immigrants saan man panig ng mundo. Maraming maraming morning, maayong buntag sa aking mga barkada. Shout out po sa aking kabrother, Brother Kaduj Rejuicy, at si kabrother Romel Acampado Oya. Shout out din po sa aking pamangkin, no? Si J-Boy George Perry Vlog. Mayroon po silang mga YouTube channel po. Sana ay atin silang suportahan para naman sa kanilang gusto rin matutunan ay sila rin ay nag ito yung mga training ground hanggang sa ating matutunan ang mga paraan, no? Pamamaraan kung paano talaga maging isang YouTuber. So wake up, bangon, Baisanon, bangon Iliganon, bangon Cebu, bangon Bohol, bangon Leyte, bangon Siargao, bangon Surigao, bangon Palawan, saan man natatamaan ng bagyong Odette, bangon po tayo ngayon, bangong umaga. Pagtilaok ng manok, tayo bigigising para makita natin ang umagang kay ganda. Wake up po Kabiyahe Rix TV at your service. Shout out po sa aking mga kasamahan sa basketball, no? Ang HBL, YBL, no? OBL at saka yung sa IG, no? Maraming shout out po sa inyong lahat dyan, sa aking mga kakilala, Mr. Jose Jupugi ito. Shout out po sir, Mr. Albert, sa shout out sir. At sa aking partner ang Mr. Pugi ng Hamakita, Mr. Doc, Doktor ng Hamakita. Okay, si Jerry Doc, ang Batang Cebu. Usapan natin ngayon ang ating karanasan at kasaysayan na nangyayari sa ating buhay. Ngayon na po ay pag-usapan natin ang Omicron, no? Talagang panic pa rin hanggang ngayon ang ating bansang Pilipinas, no? Ang ating mga kababayan Pilipino, talagang nagpapanic sila ngayon kasi wala na yung mga gamot daw, no? Na paracetamol. Yung paracetamol kasi yung sakit lang ng ulo, sipon, lagnat, gano'n. Parang ganun lang ang paracetamol. So wala na. Sana'y maagapang agad ng Department of Health yung mga ganyang mga paracetamol na yan, no? So medyo malamig ang panahon. Time shoutout po sa ating lahat dyan. Sana po inyong magustuhan ng aking video ngayon sa araw na ito. At ang kagandahan ay masaya din ang kalikasan, no? Dahil sa talagang nabusilak ang panahon. Shout out po sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipinas. Ang sabi ka ng ating nakaraang mga pangulo ay meron silang mga hashtag, hashtag huwag mo akong subukan, hashtag I am sorry, hashtag ako ang boss nyo. Ngayon, talagang iba. Ibang-iba talaga. Mr. Bung, you can go to hell. Ganun lang kasimple ang ating mahal na pangulo, mga kababayan kong Pilipino. Very simple ang talagang ating presidente ngayon. So, time check po. Salamat po sa mga manonood, sa ating mga silent viewers, mga sniper viewers, no? Sa ating mga professional vloggers, shout out po sa inyo at sa ating mga vloggers na nasa dagat, no? Talagang yun ang content nila, dagat. Hindi naman tayo naghahanap ng nagmamadali. Hindi man tayo nagmamadali na may mga subscribers, may mga viewers, pero importante lang po, pag-usapan lang po natin kung ano talaga ang buhay ng isang tao. Maging negatibo man o maging positibo man. Mas maganda talaga positibo parati, no? Pero wag lang tayo magpositibo sa pandemic, no? Wag lang tayo magpositibo sa corona. Yung positive way thinking, no? Thinking of way, eh, talaga
positibo lang palagi sa buhay, talagang makakamit din natin yung mga pangarap. So wala tayong subscribers ngayon, baka bukas baka mayroon na, no? So ngayon lang, pakunti-kunti lang hanggang sa masanayan na natin. Ang content ko kasi ngayon, sa panahon ngayon, ay sa ganito, umaga, politics. Tulad ngayon, marami nga nang nag-politika. Politiko, mga politiko, no? Hindi naman natin alam ang lokal kasi hindi man tayo taga doon. Ang inano natin, binufocus national kasi yun ang matunog, eh. Usapan lang po natin ang tungkol sa politics. Talagang ang dami pa rin bumabatikos, marami pa rin nag-ano ng mga kaso kay BBM, no? Talagang gusto nilang ipa-disqualify talaga. No? Ipa-DQ, no? DQ? Basta ganun, DQ kasi disqualify pala, ha? Tama. Ngayon lang maglalabasan yung mga negatibo sa panahon ng eleksyon, no? Alam naman natin yung mga politiko, traditional na talaga yan sa mga politics na gustong tumakbo para lang manalo. Sisirain talaga yung taong gustong tumakbo para hindi sila mananalo. So lahat ng baho, lahat ng ganito, chismis, talagang dali lang mga kabahe, kasi nga habang nagbabiyahe na yun, kailangan din natin na safety, no? Hindi pwedeng dali-diretso na lang tayo. So yun, pag-usapan natin yung kay BBM. Marami talagang bumabatikos, eh. Wala na tayong magawa, dali popular, eh. Kung tayo lang naman, kung ano yung plataforma nila sa panahon ng eleksyon, yun ang panoorin natin at pakinggan natin kung talagang magagawa ba nila sa panahon na sila ay nakaupo na sa pwesto. Hindi lang puro pangako, patulad ng ako ang boss nyo, diba? Huwag nyo akong subukan, I am sorry. Talagang yung mga plataforma nila kasi dati, hindi naman natin alam yun. Because of their popularity, talaga sila yung nananalo. Pero sa ngayon po, iba na, eh. Matalino na rin po ang mga tao ngayon. So yung pag yung bumoto, yung talagang kusa, talagang nasa puso din na gusto nilang ibuto yung taong mananalo. Dahil alam nilang itong binubuto natin ay makakabuti sa ating bansa, sa Pilipinas. Hindi lang sa ating mga kababayan Pilipino na nanirahan sa Pilipinas, kundi pati na rin yun sa ibang bansa katulad namin dito. Talagang mayroon silang inaano ng mga international law. Talagang sa geopolitics, no? Yung mga international relationships, talagang pinag-anuhan nila din yan. So, hindi lang sa bansang Pilipinas, may iba kasi ibang tumatakbo, no? Hindi naman talaga lingid sa ating kaalaman na una pa lang ay talagang pinubulgar na nila na magtatayo sila ng pabahay para titirhan ng mga illegal settlers, no? Yung mga ganito, walang bahay. Hindi natin magagawa yun. Kasi kung talagang gagawin natin yon, na talagang patitirahin nyo sila dito, ay pati po ako, uuwi po ako. Wala akong bahay, eh. Uuwi po ako at talagang isa po ako sa pipila sa listahan nyo na talagang maghihingi din ako ng bahay. Yung pagkatapos nun, pag binigyan mo ng bahay, anong namang gagawin doon? Libre kuryente, libre tubig, libre lahat. Napakasarap ng buhay. Samantalang kami po ay nagtatrabaho, tingnan natin yung mga nasa Manila, no? Talagang nagrerenta ng kahit kung maliit na kwarto, no? Para lang makapagtrabaho sa Manila. So yun, yung mga ganyang klaseng ano, hindi magandang pangitain na ikaw isang politiko na magsasabi ka ng ganyan, ganito, na magtatayo ako ng mga bahay ganito, bahay ganito, para lang wala ng mga illegal settlers sa lugar. Isipin natin, 100 million, millions pamilya sa Pilipinas. Yung pagtatayuan mo ng bahay yan,
patient, mahihirap yan. Katulad natin. Kunti lang mga mayayaman kasi mga mayayaman na sa subdivision yun. Hindi mo nakatira sa gilid ng kalsada yun. Yung mga ganun, talagang ina-positive way na parang realistic ba yun? Talagang literal na ba yun na talagang gagawin mo bilang isang politiko? Ikaw ay nananalo. Gagawa ka ng pabahay o ano man. Kasi nagawa mo na noong hindi pa ikaw ang presidente. Sa panahon mo yun doon, hindi pa ikaw isang politiko. Talagang nasa alam kong mayroon ka rin kalooban. Kasi ang ganun ba? Tapos isa naman, tatakong presidente rin. 3 years pa lang in service, talagang gusto na rin tumakbo. Eh mismo ngayong Manila nga ni Mayor Isko Moreno, hindi nga niya malinis-linis eh. Marami pa rin mga illegal vendors. Malaging mga illegal pa rin. At talagang talamak pa rin sa lugar. No? Hindi mo nga maayos-ayos, tapos tatakbo ka ng buong presidente na sa buong bansa. Isang bansa na napakagulo na talaga iba-iba na ang tao, baka sa lugar mo pa lang hindi mo na magawa eh. Paano na pag buong Pilipinas na napakahirap, napakatindi. So yun lang, platform na lang yung anuhin natin mga kabahe. Hindi man tayo sa expert to sa mga ganyang mga bagay, no? Hindi tayo lang naman yung nakikinig sa isang mga balita. Nagkakaano kasi mga politiko sa ngayon ay talagang umaarangkada na nagbibiradahan na. Kung ako nga isang birador ng bayan, marami na akong tinitira. Kung birador ako ha. Eh kaso nga hindi ako ganun, talagang positibo pa rin. So paalala lang sa lahat ng mga buboto, lahat ng mga Pilipino, talagang isipin natin kung sino talaga ating ibuto. Katulad ngayon, BBM Sara, dito sa amin, napakalakas, no? Sana pag nanalo sila, matupad din nila yung gusto nilang gawin. Hindi naman lahat kasi ng mga pangako ay natutupad eh. Pero bilip ako sa administrasyong Duterte ngayon. Oo, talagang pasalamat talaga ako sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Lahat talaga nagawa niya ng paraan. Hindi siya humihingi ng ayuda sa lahat ng bansa para lang matulungan yung mga naghihirap nating Pilipino na nabiktima ng bagyong Odette, kung ano man yung mga bagyong dumaan. Wala akong narinig na talagang humihingi siya ng tulong sa Amerika. Kusa ang mga ibang bansa na tumutulong sa ating bayan, sa ating bansa. So maraming salamat talaga, mahal na presidente. Ikaw lang ang presidente na sakalam. No? Ang maraming mga politiko dyan na talagang nangangako, na puro na lang pangako, ay napapako naman. Mahirap yan mga ganun mga kababayan. So next time ulit mga kababayan, hanggang dito na lang po at hindi pa tayo. Hanggat maaari, kung kayo po'y nanonood, habang kayo nanonood, habang kayo nagsusubscribe, patuloy rin po tayong mag video, no? Viewers, mga silent subscribers, kung gusto nyo mag-subscribe sa aking channel, Kabiyahe Rolex TV po at your service. Yan lang po. Kahit isa, malaking salamat na po sa akin yan. Paisa-isa man lang, kahit isang viewers, 2 viewers, malaking suporta na po yan sa aking bagong channel, no? Kasi nag-uumpisa pa lang po tayo. Tayo ay hindi man mga impluensyang tao, pero tayo ay gusto makatulong din, no? So sa pamamagitan po nito at tayo pinong tumutulong sa akin, masuportahan ng aking YouTube channel at tayo, so, hanggat may manonood kahit pa isa-isa lang po, malaking karangalan na po sa akin, no? Kahit pa isa-isa ang manonood sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong panonood muna at ito'y pag-uusapan lang muna natin, no? Habang mayroong manonood, mayroon din viewers, so talagang maganda kung inyong mapapanood ang aking mga videos.
Hindi natin maiwasan talaga yun, mga kabayan. So atin po silang tulungan para at least lang naman ay makabangon, no? Hindi sa lahat ng panahon na tayo ay maganda rin ang sitwasyon. Minsan din nalubulinta sa ganyang mga bagay. So sana po ay magtulungan po tayo, no? Maging positibo sa buhay hanggat mahininga.